Okay, so good morning po mga kaibigan sa Easyworks Garage. Gaya ng sinabi ko sa huling video, ito na, ituturo na sa inyo paano ikabit itong ignition coil sa Corolla 4AFE engine. Let's go! Alright, so simulan na natin ang pagpapalit ng ignition coil, mga kaibigan. So step 1, tanggalin nyo muna yung mga nakaharang dito sa distributor cap. Dahil ito ho ay aalisin natin pag ganun. Ang nakaharang dyan ay isa, ito. At kung gusto nyo medyo maluwag-luwag, alisin nyo na rin to. Yan naman yung nakasuksok lang yan. Yan, hilahin nyo lang pataas. Yan. Alisin ninyo to. Meron lang yung clip dito. Itong takip ng air filter. 1, 2, 3, 4. Yan. Tapos hugutin na ninyo yung socket din nyo dito sa sensor. Okay. So, pag naalis nyo na yan, luwagan nyo tong clamp na to. Niluwag ako ni sa akin para may angat na ninyo to. So tandaan ninyo, kung kaya ng isang kamay, lalong kaya ng dalawang kamay. Kasi tulog pa yung mga taga-video natin ng gantong oras. Ayan. So natanggal nyo na. Oh, napakalinis pa ng air filter. Tanggalin nyo na rin yan. Salamat. Shoutout nga pala doon sa dating may-ari nito na napakapogi. Sir Herbert Fernandez. Ayan. So ngayon, ito ang next step natin. Alisin nyo yung tornilyo nakaharang o yung nakatornilyo sa distributor cap. Meron yung tatlo sa Corolla 4AFE na makina. Isa, dalawa, at yung pangatlo ay nandito. Ayun, yung bilog. Ito. Ayan. Kaya lang, di ko muna nilagay sa akin kasi medyo bilog na yung ulo. Papalitan ko ng bagong tornilyo. So, alisin na natin. Tuwagan nyo, gamit ang 8mm. No? Yan, 8. Counterclockwise po ang pagluluwag. Yan, so natatanggal na. Mabilis lang to, no? Napakadaling gawin. Tanggalin nyo na yung distributor cap. Siya nga pala. Ang tawag dito, distributor cap, no? Para sa mga baguhan pa lang dyan na nag-aaral mga likot. Yan ho ang distributor cap. Etong buo na to ang distributor assembly. Yan. Ang kinakabitan niya. Ito ang ignition coil. Ito naman ho ay rotor. So, ingat kayo sa pagbabaklas nito, mga tropang Toyota. Kasi, malutong ho yan. Huwag nyo hihilahin dito, tsaka sa ilalim. Gilid lang. Tapos, daan-daanin nyo kalugin habang hinihila nyo. Ayan. So, huwag kayo matakot. Baka magkamali kayo ng kabit. Hindi ho. Dahil meron yung may tabas yan. Yan, ito. Yan. So, hindi bilog yan. Meron yung ganyan. May stopper. Kaya hindi kayo magkakabaliktad ng kabit sa rotor. Dahil pati yung rotor, may stopper din yan. Yan. Okay. Ingatan yan. Okay, so ang next step natin, tatanggalin tong apat na tornilyo sa ibabaw. Ayan, so pag natanggal na ninyo, lipat naman tayo dito sa ilalim. Yan lang ho ang mga tornilyo niya, no? Apat sa ibabaw, dalawa sa ilalim. Kaya hindi kayo malilito masyado. Pwede nyo rin picturean kung medyo makakalimutin kayo. So, ayan dalawa. Isa, dalawa. Yan. Yan ang mga tornilyo lang yan. Apat sa ibabaw, dalawa dito. So, luluwagan nyo yan. Nut na yan. Yan. Siguraduhin ninyo nakatanggal yung isang terminal nyo sa battery pag gagawin nyo to.
para hindi kayo makuryente. Pero wala naman. Don't worry. Pag natanggal na ninyo yung dalawang tornilyo, pwede nyo na iangat yung ignition coil ninyo. Yan. Hindi magkakabaliktad yan, huwag kayo mag-alala kasi matigas yung mga wire na yan. No? Tsaka yung mahaba, hindi yan mapupunta dito sa baba kasi mahihirapan, eh, matigas. Kaya hindi kayo magkakamali sa wiring. Yung bago, ay isusok-sok nyo lang din na ganyan. Di ba? Okay, so ayan na. Kita ninyo, natanggal na natin yung ignition coil, no? So, ang pagbabalik, eh, ganun lang din kadali, mga kaibigan. Kung ano yung kinalas ninyo, yun lang din yung ibabalik ninyo. So, ipapatong nyo lang dyan. Patong muna natin to. So, ito na yung bago ignition coil natin. Ipatong nyo lang dyan. Suksok ninyo yung mga wire kanina. Sa dalawa. Balik ninyo yung mga nut. Tamang higpit lang. Hindi kailangan sobrang higpit, no? Baka maputol yung tornilyo. O, ayan lang. Pagkabalik ninyo yung dalawang nut, siguraduhin lang ninyo mahigpit. Yan. Tapos, yung apat na tornilyo dito, ipapatong nyo. Okay. At ito naman, higpitan na ninyo na maayos. Yan. Pwede rin kayo gumamit ng pliers kung wala kayong 7mm. Ganun lang. Okay. Tapos ibalik na ninyo yung rotor. O, hindi yung magkakabaliktad. Gaya na sinabi ko kasi mayroon yan ganun. Yan. Ito yan. 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 Tapos, ibalik na ninyo yung distributor cap. Hindi rin kayo magkakabaliktad dyan kasi may korte naman yan. Yan. Next, ibalik na ninyo yung air filter. Lock. At ayan na, tapos na. Okay, so kita-kita tayo sa susunod na video. Ngayon lang po magpalit na ignition coil sa Toyota Corolla 4AFE engine. Para sa mga Toyota boys dyan, thank you. At ingat po kayo mga kaibigan sa Easy Works Garage. God bless you po.